Turnaround UST singers. Their musical dynamism is evidenced by a highly diverse repertoire. They have already embarked on a European Goodwill Tour. Wow, Europe. And were the first Filipino choir to participate in the Voices of the World Festival at the famous Schönbrunn Palace in Vienna. Under their conductor, Anthony Villanueva, pakinggan po natin ang magandang tinig ng Kammercore Manila! Kammercore Manila. Tinatanong ko kay Miss Susan kung paano ano yun. Kammercore Manila pala. Yes, the group is comprised of former UST singers. Oh, yung world renowned, yung mga nanalo sa Wales. Oh, nakay mga waking na ito mga to. Mga eksperto na. Oo, world class, literally. World class.
Here's the second piece. Grabe. Ibang klase. Makapanindig balahibo yung atake. Napapanood din po tayo ng live sa www.dzrh.com.ph. Live din po kung ano po napapanood nyo sa TV ay napapanood nyo rin po sa website ng live. You're currently watching Camercore Manila. Camercore Manila. Third piece na tayo. Ito na yung novelty. Isusan. Oo. Panoorin na natin. Third piece. Stop, stop, stop.
Thank you very much. Kamercore Manila. Kamercore Manila. Salamat. Ang galing nila, partner. Gusto mong pitasin yung mga ano, mga Christmas balls, no? Hindi, no. Tumapad daw kasi tayo sa Christmas tree, sayang. Kaya tinignan ko. Anyways, eto na, partner, ating susunod na grupo. Okay, kilalanin natin ang ating next group. The only school-based a cappella vocal ensemble in the region, De La Salle Choral, has developed a reputation for its remarkable interpretation of vocal musical literature, from classical to contemporary, from gospel to standards, from Kundimans to OPM. Since its founding in 1988, the group has reaped numerous awards, particularly in Negros Occidental's private schools, sports and cultural educational association, and National Music Competition for Young Artists, or NAMSHA. They have also toured overseas under the stewardship of Seri Repique. Palakpakan po natin ang ating kasunod na grupo. Sila ang La Salle Bacolod Choral. Thank you.
Wow! Powerful! That was Ilay Gandangan. Alam mo, partner, actually, that song was originated by Coro de Manila. It was commissioned for them nung nanalo sila sa NAMSA. So it's always a challenge for another choir to perform it in front of the original. Wow! Nakaka-pressure. Oo. Nakaka-pressure. Siyempre, nakatingin sa kanila, alam mo naman, pag-originator. Oo. Sa kataas-tagabangolod to. Oo. Te. Oo. Okay. Ito na po kanilang second piece. Let's watch it. Lasal Bacolod from Bacolod City. Yes. Eto na. They were the regional champions in Cebu. Oh. Yan. Third number na tayo, third song na. Eto na yung mga nagbabagong anyo. Magkaganito. Parang yung na to. Wow Philippines ad. Oo nga. Oo nga. Parang preview ng aliwa nito ni Susan. Oo. Diba? But we've never had an entry from Bacolod. Ah. Oo. Baka ngayon. Tingnan natin. Aliwan. Practice na. Kalaban Cavite. Ito kanina sa Rosario. Pero to, from Bacolod. Mascara Festival ang kanilang... Third song. Oh.
very much, La Salle Bacolod. Ang galing. Hinahanap ko, partner, yung boses na. Oo nga eh. Sino yun? Galing, ha? Hanap ko siya. Galing eh. Stig. Oo, oh, kakaiba. Paano kaya kung ikaw nagkaroon ng boses tapos nasa radyo tayo, partner? Oo nga, no? Galing. Thank you very much sa inyo. La Salle Bacolod Coral. Talagang punong-puno ng talent itong gabing ito. Ang ganda ng costume, ang ganda ng headdress. Oh, talagang pinaghirapang gawin. Aarbo rin daw po ni Nicole mamaya yung isa. Oo, oh, yung isa ha. Yung lalaki. Yung lalaki pa rin yung aarbo rin. Thank you very much. Now, we proceed to our next group. This group started as a two-voice choir at the John B. Lacson Foundation Maritime University in Molo, Iloilo, but later began to sing SATB scores and songs. Little by little, they earned the respect of their school as they were given equipment and rehearsal time under the name Windrose Choral. With the hiring of a former University of San Agustin troubadour to be the choir director, came the feverish dedication to make their ensemble known in the field of choral music. Being this year's Western Visayas Regional Champions, the group has been solidly supported by the Ilonggo community, with erstwhile rival conductor from San Agustin, Arne Lubasan, serving as their master trainer. Conducted by Roque Magsipok, palakpakan po natin ang ating susunod na grupo. Sila ang Kinaadman Choral Group!
Kinadman. Kinadman. From Iloilo. Yes, from yes. Molo. Mm-hmm. John B. Laxon Foundation, Maritime University. Kaya sila naka-costume. Kaya nga, itatanong ko sa anak, inaalaman kaya yung costume doon sa performance? Let's watch this right now. You'll okay. see why. Second piece. Entertaining na performance, Kinadman Choral Group. Thank you. I love men in uniform. Wow. Ang ganda nilang tingnan on stage, no? Oo. Pero ganun sila magbow. Thank you very much. Thank you, Kinadman Choral Group.
Okay, kilalanin natin ang ating kasunod na grupo. This chorale from the Cordillera Highlands traces its roots to the voices and graces of Baguio Technical and Commercial Institute in 1961. Over the past 50 years, it has undergone several metamorphoses and training expertise until its current incarnation under the music consultancy of John Glenn Gerlan of the Philippine Opera Company. In 2009, they emerged Grand Champion of Baguio Country Club's Collegiate Choral Competition for the third straight year. In 2010, they placed second in the Commission on Higher Education's Academic and Cultural Festival. Their undying passion and zest for choral singing, their rigid discipline and vitality of youth have made their musical journey already a legacy for youth in the City of Pines. Under their conductor, Bienvenido Constantino Jr., palakpakan natin mga kaibigan po natin from the University of Baguio Voices Choral. Oh.
University of Baguio. Ang hirap siguro i-judge, ano? Kasi isa yung kanta eh. Hindi, that's precisely it. Makikita mo yung mga diferensya. Kasi magaling na judge siguro yung... Malalaman mo yung diferensya. Nakita mo naman yung panel natin kanina. Oo nga. Hindi basta-basta. Correct. Yan. Ito na ang ating second song, University of Baguio. Ano, masasabi mo, Dennis Antemol? Grabe, ano? Kahit pa paano, merong touch ng kultura nila sa kanilang lugar, ano? Oo, yun ang maganda dito sa ating national choral competition. Kasi napapalabas din natin yung indigenous culture sa bawat lugar. Excited ako anong transformation na mangyayari dito. Yung suot nila ngayon, bontok yan. Bontok? Oo.
Iba-ibang weeds pala yan, bawat tribes. Ay, talaga? They're very careful. Kaya... Pwede bang mahingi yan pagkatapos ng competition? Siguro. Tanong natin kay Ivan. Third song na tayo.